sis. Good morning na kailan nga. Nahihiya yung mga pamangkin ko kasama. Walking with my Junakis and with my pamangkin. Panganay na pamangkin na lalaki ang sumunod si ate. Panganay na babae. Ang ingay. Ang ingay sa probinsya, ang ingay dito sa kalsada. Asahan niyo na 'yan. Anyway, anyhow. Day. Ano na ba? 4? Ay hindi, day 5 ng buhay probinsya dito sa amin. So itutur ko kayo na very very light lang. Dito ay papunta to doon sa Binulho. Yung tawag kasi ng barangay namin is Laray. Pero yung town ay Javier Leyte. O diba? Yung Javier Leyte, hindi ko alam kung ilang barangay meron. Pero I think madami din. Pero hindi ganun kadami yung population dito sa amin. Sinerge ko yun eh. Parang all in all, parang nasa 22,000. I'm not sure kasi hindi updated yung na-search ko. Kasi nung nandun pa ako sa Finland, tinanong ako ni Mr. kung ilang population ba yung dito nga sa Leyte. Ang tinignan namin yun, pero hindi siya updated. Parang nasa 22,000 nga yung nakita ko, kung maalala ko. Dito lang sa Javier Leyte, ha? And of course, dito sa Javier Leyte, maraming ang barangays. At hindi ko alam kung ilang barangays yung nandito. Nakalimutan ko din. Pero marami yan, Javier. Yun yung pinaka-proper town. Laray. Binulho. Malitbugay, mas na mga waray-waray dito, waray-waray tsaka Bisaya. Tapos ito yung Tagalog. Maghaya na kayo, ate, nahihiya. Ito yung mag-aana sa akin, magmamana sa akin kasi vlog. Tapos si Kuya Aaron din, naman si Kuya Aaron. Ito yung sinasabi ko dati na nilagaan ko. Diba Kuya? Yeah. Nilagaan kita, no? Pero hindi naman ganun ka, like matagal. Diba yung Kuya, no? Dali lang naman yun. Ang laki na! Age pala to ni age pala ni Lila Ronya tsaka ni Angela 11. Mukhang madilim man yung natin kasi mo i-adjust ko kayong brightness nito. But anyway, papakita ko kayo sa dinadaanan namin ng very very light lang. Ito ay papunta ng Binulho. So ganito lang yung probinsya namin. Hindi naman siya ganun ka talaga province na province like si mga nakikita ko sa iba na nasa mga dagat-dagat ba. So kahit pa paano, yung dito sa amin ay simentado naman. Pero dati yung dito sa simentado, rough road. Matagal to na siminto. Ito yung bahay namin, nandoon lang banda. Pero dito tayo banda. Dito tayo pupunta. Ayan. O diba ang ganda, simoy ng hangin. Ang tahimik. Ang tahimik na mga kasama ko. Sabi ko maglalakad kami. Tapos dito dati, hindi man to ganito dati. May tubig to eh. Doon. Parang hindi mo ito ispillway. Sa una-unahan pa to. Ito ay papunta ng Binulho. Ano na ito yan? Ayan o. May arc doon. Ayan. May arc doon na welcome to Binulho. Maraming mga pinagbago. Pero marami din... Marami din yung mga hindi nagbago. Same lang. Pero hindi talaga siya ganun ka nagbago talaga ng bonggang-bongga. Konti lang naman pinagbago. Parang ganun pa din. Tingnan nyo yung paano namin pa-welcome dito, pa-welcome arc dito. Hindi binago ng bonggang-bongga. So ayan nakikita niyo po ba? Welcome to Binulho. Binulho na yan doon. Dito Barangay Laray. Ang ingay kasi nasa kalsada kami. Yung bahay namin nasa gilid ng kalsada. Super ingay. O, nasa Binulho na tayo. Tag doon. Ay, wala pala nakalagay doon na welcome to Barangay Laray. Wala pala. Yung papunta lang pala dito. Ayan o, alam ko may tubig ka dito dati eh. Ayan o. Yan lang yung tubig. Hindi na siya ganun kadami like before. Pero maano yan ma... Malalim yan dyan pag pumunta ka. Parang tawag yun. Nakalimutan ko basta hindi sa basta-basta mapuntahan. Naalala ko to dati . Ito yung ginagawa namin sa buhok. Yung pag nagsisintipid kami. Ay nako, yung mga 90s people, alam nyo to. Ngayon, so hindi ko alam kung may nagsisintipid. Gumagamit pa ng ganito, magsintipid ba? Wala na.
At si Madam? Madam namin. Si Lumi, Madam? Ayan si Lumi. Hi! Wanna say hi, Madam? Hi! Hi! Hello! Tara! Tara! May mga ano na din dito eh. May mga bahay-bahay na din dito ba? Dati wala din tong bahay. Ngayon meron na. Tara! Kunti na lang kuya. Makikita natin yung bahay. Maraming bahay doon. Doon oh. Habitat naman to. Habitat. Tapos barangay binulo na yung pinakadulo. Ha? Ano kaya? Malayo ito. Malayo wala. Nag-replabo rin ba? Pamangkin ko. Ang lapit-lapit lang nito. Wala pa tong ano. Wala pang 2 kilometers. Wala pa. Wala pa nga. Ano yan naman? Babalik na tayo pag hindi nyo nakaya. Lapit-lapit lang. Ay, sala! Agoy, aga kong cellphone. Nala! Nalaglag yung cellphone ko. Matibay naman pala yung iPhone. Ilang beses na ito nalaglag. Ito dito ko yung Aaron. Matutuyat ka. Mataba ka niyo. Mataba ka niyo ko yung Aaron. Magpapayat ka. Bakit nainis ka kuya pag sinasabihan ka magpapayat ka? Tama naman si ate ah. Kaloka ka. Meron ba lang video okay lang dito? A dance video okay place or I dance. Hey, jogging ka na. Pag mata ba ako, pwede kita itapon doon. Garami naman si ate. Joker yan, te. Mag jogging or mag... Naka-insert ba? Yeah, I'd rather to walk than to... jogging. To jog. Maganda, my God. Maganda ang bahay din pala dito. Pero dito sa side na to, wala. Dito lang. Tara na. Balik na tayo. Baka ma... baka mangayat si Kuya Ir. Kilang. Kilang yan. Si Kuya. Si ate. More. Dala. Baka pumayat si Kuya Aaron. Balik na tayo. No. Oh, magulat yung mama niya. Ay, kuya, hindi papayaan ka ba doon? Alakas kumain, Kuya Aaron. Tapos, nainis siya. Pag sinichismis. Tama naman, kuya. Tama lang naman yung katawan mo, kuya. Oo, malakas kumain. Tapos yung ate, si ate Anami, paka ano lang, diet. Tingnan mo yung katawan. Mahalata naman kasi sa katawan eh. Dito sa bahay namin, hindi ako ganun nagba-vlog masyado ba. Kasi ang ingay sa bahay. Maingay na masaya kasi minsan lang tamang kami magsama-sama. Pero hindi kami kompleto, kulang kami ng dalawang kapatid. Yun nga yung, kung napanood nyo yung ating vlog, last vlog, sabi ng nanay, ay, hindi kompleto. Kasi dalawa po yung kapatid na wala dito. Yung isang na-disgrasya, no, way back 2022. And yung isang panganay namin, sumunod sa atin namin. Ay, hindi man basta-basta makauwi. So, mas masaya sana kung kompleto kami kasi minsan lang to, diba? Lalo na ako kasi malayo. Diba kuya, what can you say? What can you say? Binog pala yun, tawag dyan, binog. Meron kayang kangkong dyan, kuya? Ano tayo ng kangkong? Karakaso, hindi mo pwede basta-basta pumunta dyan. Tignan nyo, oh, may paruokon. Diba, yan yung maganda dito sa probinsya. Makukuha mo lang talaga. Tapos yung ano ng mga puni ng ibon. Diba, ganyan-ganyan. Oh, may tubig yan ate eh. Ganito lang yung ano namin dito. Kasimple, ganun kasimple. Sus, walang pagbabago yung ilaw. Uyan pa rin. Ano-ano pa rin yung ilaw. Basag-basag pa rin. Dito dati, napakadilim nito. Tapos maraming ano, nadidisgrasya dito eh. Kasi paano siya. Ayan oh, paliko. Tapos hindi nakikita yung mga nakakasalubong. Eh yung iba, nagda-drive. Walang pake. Hindi sila nag-i-slow down ba? Dapat nag-i-slow down kasi nga hindi nakikita yung kasalubong. Pero yung iba, wala nang walang pakialam. Kaya maraming nadidisgrasya dito. Rap road. Time check pala. Ano pala? Time check, 7:43. Maaga pa.
Sobrang aga namin nagigising lagi dito. Mga 6 pa lang gising na. Ah, yung ano din pala, may isang pamangkin kami na yung pamangkin naman, isang pamangkin pala yung hindi kasama namin. Yung kapatid no, Aaron. Ah, namin yung isa. Isang pamangkin pala yung hindi ano, kasama. Uuwi na din to si Loy. Natahimik na yung bahay. Natahimik na yung bahay. So Sunday uuwi. Pero may isa kaming kapatid ngayon na uuwi. Kaya hindi man nagkasabay-sabay. Super genit dito. Oh, kung sabi ka, anong sabi mo? Kuya Aaron is taking over the vlog. May mahaba yan eh. Control my movement. Yeah, you cannot control the movement. Ang ate, mag-vlog ka na. Portendo mo, mag-vlog ka. Huh? Pala dito sa probinsya. Tapos si Lumi. Hello. Hello, Lumi. Hello. Okay. Ate, tingin ka doon. 1, 2, 3. Isa pa? 1, 2, 3. Okay. Si Lumi, Lumi. Ngayon yung ate. Patay na. Namatay, hindi yan. Namatay ko lang yan. Okay naman. 1, 2, 3. Anak! Anak! Lumi! Laga, tingin dito. Isa pa. 1, 2, 3. Yan, ganda-ganda. Ah, mag-roll. Tara na. Tara na. Malapit na tayo. Malapit na kami sa bahay. And ito pala, ayan o, malapit dito sa amin. Siguro mga 500 meters lang. Ito ay... ganito lang yung itsura ng ano namin, cemetery. Di, dati, wala pa to eh. Itong malaking ano na to. May nakalibing. Yan oh. Yung cemetery namin doon. Papasok yun doon. Pero ngayon, marami na siyang nakaano dito. Nakahimlay. Ayan oh. Tapos ito, super lapit sa kasada. Kasi binili pala. Binili pala nila. Ha? Mag-tour kayo. Mag-tour daw sila sa cemetery. Punta kayo. Aha, punta kayo doon? O sige, punta kayo doon. Dali. Antayin ko kayo dito. Tutour daw sila sa cemetery. Sa lahat ang pwedeng ito. Oro cemetery. Hindi yung cemetery nito namin dito. Pang ano talaga. Pang probinsya. Hindi yung katulad sa ano. Sa Manila. Na nakalubong, nakalibing talaga ba? Yung parang nitso lang yung nakikita. Dito nakikita mo yung buong ano, buong lapida. Buong lapida, tama ba? Tapos may mga bahay-bahay dito, kaya alam mo yung konti na lang yung space. Yung sa bagay, may mga lupa naman yung iba dito eh. Parang binili na nila before. Kaya nagsisikipan ang iba. Dito tayo na. Nag-tour daw yung dalawa, gusto nila i-tour. Antayin na lang natin. Si Lumi. Lumi. Ano na? Kamusta na? Nak! Uy! Uy! How are you? You okay? Are you okay, princess? No? You're not okay? Why? Of course you're okay. You're okay. Layo na nung dalawa. Ayoko pumasok doon. Ando pala si ate. Si ate tsaka si Aliyah. Pinakabunsong pamangkin. Ang hirap kasi mag-vlog dito kasi kaliwaan yung nag-ano, nag-video okay. Useless ang ating vlog kasi nag-video okay. Ay, si GL din ni. Hindi mo nabalay? Ah, ay? Be.
Ay, ano gayud na? Kailangan manambog. Ha? Ano siya, ate? Pumayag! Andiyan na moron? Kain ako ng moron. Ang aming kuripot kapatid. Yayaman to. Yayaman. Yayaman to, yayaman. Ito yung sumunod sa isang kapatid ko. Yung asawa niya. Amen. Kana. I do not like human. Nauna ako dyan sa kanya. Yan yung papa niya. Tignan niya. Kakapatid niya. Ay, mag-ama nga. Parehos ng katawan. Uy, may moron tayo. Kain tayo ng moron. Saan ba yung sleeper ko? Asan na moron? Dyan mo na yun. Ay, may moron dito. Ay, moron. Ang dami naman dito. Ang daan. Sa 50 yung atin dito. Iwan natin. Mabilang kayo. Mabilang. Picturean ko to. Ay, ito yung isa sa mga na-miss ko dito. Ang moron. Sana makapagdala ako. Doon. Ano yan, bro? Bakit hinakot mo? Ah, si Aya, oo nga. Sarap pa naman ang moron nila dito. Nakakain ako kahapon. Sana makapagdala talaga ako. Agay, para makabigay sa mga friendship. Kano yan? 10? 10 isa. So, 100. 1,000 yung binayaran niya. Ha? Inubos pala niya, inubos pala niya. Moron, tignan natin. Hindi mo sarap. Kasi yung matigas niya yung meron sa ito. Ako, wala akong problema. Matigas o hindi, basta moron. Ayan lang buwasin si ate. Hoy, mag-iba na kayo. Ako na maglahi niyan para hindi madala ni Bambam lahat. Kasi uwi, yung isang kapatid namin uwi ngayon. Balik ng Manila, mauuna siya, yung iba sa linggo pa, si ate kasi. Sigaw ni anak ko. Muro. Pasok rin dito, Bam! Yan, lock. Oo, yan yung lock, Bam. Yan. Ang sarap niya, Mom! Sa akin talaga? Siya yung uwi, yun o. Yung nasa kay Lumi. Yan. Dala siya ng moron. 50 lang, diba? Hindi. Sa uwi, buya, diba? Diyan. Handa. Hindi ko alam. Kusinta ako kaya. Kusinta? Ba't ilang amin? Kunti naman. Kusinta naman. Kusinta naman. Sarap. Pang tape. Ilumi. Tingin. Ang aking request. Lumo. Lumi. Lumo, manggundang yun. Sige, okay. Buha, like. Muna yung request, Lumo. Hindi, pagkuha na gani. Okay, what? Kaya, tanghalian namin, Lumo. Ang isa ayaw matulog. Hindi matutulog ang Lumi. Baby. Ayaw matulog. Anong oras na? Ay, kalami. Ay, kalami, anak, che. Okay. Ganto man ano? May nanay. Kain ako kay request ko yun. Requested ko yun. Lumo. Tagal na ako nagka-crave mo. Wala kayo malalom na kung ano yun. Lalom na ano ba? Plato. Adi araman gay. Bisa pun saya sudah andre ah. Petakas lang. Kami menang ya. Tu orang ni kosong bisa cek kami naik unit macam lagi nak besar. Kau saya macam ni tu. Kamera ni mana? Nak bakal kau kena sun, kau problema. Not now.
Shoy. Craving satisfied. No. Kaya na yan. No, balas mo ka sa akin. Ganyan ba tayo, no? Tanga ko naman, no? Dahil na yan tayo. Hmm. Malala. Ano kasi? Kukong. Taap tayo. Taap. Pag-dusad ba natin yung kukong? Hmm? Kukong, hindi ba na yan? Pag-dusad ba natin? Nagkapi. Awatong hindi lang gato sa kuwan. Pariente ba naman? Meron na naman tayong kakainin. Merienda. Kanina muron. May muron. Nakalita ko ba yung muron? Na lang na gabi. Iwa ko nagpalit. May muron. Hindi ay. Ano mo alam? Hindi. Hindi niya alam na may muron. So, dapat na ako nagpalit. Bumili siya ng Andox. Aking sister. O, lagi. Sister na natatrabaho sa Andox. Habang may alam kayo na Andox. Yun, isa yun sa natatrabaho. Yung aking kapatid. Taga dito yung may-ari, Javier. Pero sikaw na. Hard here. Tapos ito, okay. Daga mag-vlog ko na lagi mga... Daga yung mga aso. Daga yung mga... Daga yung mga ano... Siya natatrabaho sa Andox ito. Andox! Kapag may nakikita kayo Andox, siya may-ari. Charing. Ito po tubong-bong. Iba't ibang kulay. Iba't ibang color. May white, tsaka brown. 10 pesos. Isa, no? Ay! Baka yung mga dati iba po tubong-bong. Ako'y kalamit. Binagol. Binagol. Hmm. Ito sa binagol. Sinanay. Ito sa nanay ko. Hi, mother dear. Hi. Nangatulo na ibabaw. Ibabaw ko na. Wala sa sila. Kain lang tayo ng kain nito. Kaya wala na tulong sa pinlang. Parang may, may naano ako. Kandi pala. Kuha na, Lubi. Lubi. Child, kung ito ha. Yammer. Uy, parang ito, di pa kumain ng pangalian to. Ay, na si ate. Paso, aboy. Oh, super. Kapaso. Mapaso nga rin, ano? Paso? Mapaso in, ano, in Tagalog. Super init. Nagre-reklamo yung anak ng kapatid ko, yung si Jessa. Pamangkin ko. Sabi, kapaso. Kay ano man to? Waray-waray, upay. Waray upay man ini, dim dim. Waray taga, waray Bisaya. Na baro kapag Bisaya, Jim? Dire ka na baro Bisaya? Kaya naman. Na baro man good. Halo-halo kami dito Bisaya, waray Tagalog. Kasi ito Tagalog man to. Oh, ayan oh. Si Ate. Nilaro niya si Lumi. Kagising lang. And speaking of Lumi, oh, hinirit, nakahirit tayo. Grabe yung pinagdaanan namin nung pauwi na kami. Ang ingay. Nandito kami sa balcony sa taas. Nung nakarating na kami sa airport, syempre pipila ka muna, diba, sa immigration. So yung nangyari po doon sa immigration, alam niyo po yung muntikang kaming hindi papasukin sa airport. Yung alam mo yung sa sariling bansa mo. Hindi ka nga hindi pinapasok sa sarili mong bansa. Yung nangyari po kasi, nung bumipila na kami doon sa immigration, meron akong travel permit, which is kailangan po talaga yun. Nakahanda ako ng travel permit. Kasi, pag you are traveling with babies or infant, basta with, when you are traveling without yung tatay ng bata, is kailangan talaga ng travel permit para maka-exit ka or makapasok ka. Kapag may dala kang bata, kailangan talaga yung travel permit. Parang consent ba ng tatay na ano, na pinayagan mo yung anak mo or pinayagan mo siya na mag-travel with you, with the mother or with the father. So, kailangan talaga yung travel permit na yun. Yung travel permit na yun, sinabihan na ako ng mga sinabihan na ako ng mga kaibigan ko na yun nga, travel permit. Meron akong travel permit in English and in Finish. Yes, dalawa siya kumbaga. Para just in case, di ba? Kasi syempre doon sa immigration doon sa Finland, tinanapan ako in Finnish kasi syempre Finland naman yun. Dito in English. Pero yung travel permit na yun, doon sa Finland, tinanapan, doon sa Finland, tinanggap siya kasi yun yung kailangan nila, travel permit lang. Pero dito sa Pilipinas, dito sa airport, hindi kinailangan yung travel permit ko. Nung binigay ko na yung travel permit, sabi niya, bakit travel permit yung binigay mo sa akin? Yung parang gano'n. Sabi ko, yun yung alam ko kasi na
akala ko kailangan. Hindi pala yun yung kailangan nila. Kung baga, nahirapan ako dun sa isang officer na yon kasi yung hiningi niya sa akin is magpapatunay or papel, katibayan, na yung kasama ko or yung si Lumi, yung anak ko, is anak ko talaga. So, hindi niya inaccept yung travel permit kasi magkaiba po kasi yung apelyido namin ni Lumi dun sa passport. Kung baga yung apelyido ko is ginamit ko pa rin po yung surname ng tatay ko. Pero syempre kasal kami ng asawa ko. Si Lumi, yung ginamit niya na apelyido dun sa passport is sa asawa ko, which is fit kanina. So dun kasi sa Finland, meron kang choice kapag kinasal kayo. Gagamitin mo pa rin yung apelyido ng tatay mo, or di kaya yung asawa mo naman, yung mister mo, gagamitin yung apelyido mo, which is ganun yung nangyari sa isa naming friend, si Rona. Yung pangal, yung apelyido niya, yun yung apelyido, yung ginamit na apelyido ng asawa niya. So Palermo kasi yung apelyido ng friend namin na si Rona, so yung apelyido ng asawa niya ngayon ay Palermo, hindi yung Finnish na surname niya. So yun yung mga choices. May choice ka doon sa Finland. So yung ginawa ko para hindi na kami mag-ano ng mga papers, magbago-bago, nahirapan kasi ako. So ginamit ko pa rin yung apelyido ng tatay ko. So magkaiba kami. To make the story short, magkaiba kami ng apelyido ni Lumi. So hindi tinanggap yung travel permit. Yung hinanap sa akin is katibayan or katibayan talaga na anak ko si Lumi. So wala akong maisip na ano yung mga papeles na pwede or katibayan na pwede kong ibigay sa kanila. Kasi wala ako, as in, wala. Though, meron ako idea, which is birth certificate. Pero, hindi po kasi also yung birth certificate doon sa Finland. Kaya hindi ko alam kung paano siya kukunin. Nang ano nga yung parang, yung immigration officer nga doon, parang natataka siya. Sabi niya, parang nagdalawang isip na parang bakit hindi uso, parang ganun ba? Which is hindi talaga uso doon. Kasi doon sa Finland, kasi systematic sa kanila, parang automatic na bang. Nung nanganak nga ako, wala akong dinala na kahit anong papers. Saka nung bago akong manganak pala, wala akong dinala kahit anong papers. At so, nung nanganak na ako, wala akong inasikaso at all. Kasi sila yung, pagkapanganak ko, lahat ng pangalan ni Lumi or yung ano, yung basta related nung pagkapanganak ko, sila yung nagpasa doon sa police doon, basta systematic talaga doon, automatic yun, meron ng record doon. So wala, as in, walang sabi pa, walang kuskus malungos. So hindi ko alam kung paano ko kukuha ng birth certificate as katunayan na anak ko ngayon, anak ko. So yun nangyari, nakalinya na kami na sana yun ni Lumi. Tapos ang bigat pa ni Lumi, nakalinya na kami doon. Tapos pinatabi kami kasi kailangan kong tumawag sa asawa ko. Kailangan kong tumawag, humingi ng tulong sa mga kaibigan ko para lang ma-access nila yung dapat ma-access. Kasi mahirap yung signal doon. Tapos yung asawa ko din, wala ding idea kung paano nga ba. Kasi nga hindi nga uso doon yung birth certificate or anything. Hindi ko talagang i-accept nung immigration officer kahit anong sigurong ibigay ko sa kanya. Like picture namin together. Gusto niya kasi mabasa talaga yung pangalan ko na yun nga, anak ko nga to. Buti na lang, syempre yung asawa ko ay ano siya, custom officer. Nakiusap siya doon sa kanya na kumuha nga ng yung hindi siya, I think hindi yung birth certificate eh. Basta nandun na lahat ng pangalan ko, information ko, pangalan ni Mister, tapos ni Lumi, nandun na. Tapos, in-screenshot lang yun, in-screenshot ko. Pagka-screenshot ko, binigay ko na agad dun sa immigration officer. Medyo matara yung immigration officer. Nahiblad na ako kasi sobrang bigat din ito. Kasi siya nilagay dito sa stroller niya. So, nang binigay ko na yung ano na yun, yung screenshot na yun, in Finnish kasi yun, ay ba? Ang taray pa niya. Ako, minahon na lang talaga ako kasi alam ko kapag nagtaray pa ako, baka hindi na talaga ako palabasin. Ayaw pakaasana niya. Kasi, ano, gusto niya in English. I-finish doon, diba? Kailangan ita-translate pa namin yun in English. Daming arts eh. So, hinahanap niya na doon yung pangalan ko. Tapos sinabi niya sa akin, asan yung pangalan mo dito? Sabi ko, nandiyan po. Nandyan din po yung pangalan ng asawa ko. Sabi niya, hindi ko kailangan ng pangalan ng asawa mo. Yung kailangan ko is yung pangalan mo. Katibayan na anak mo, yung kasama mo. Sabi ko, nandyan nga po. Sinabi ko na lang, yun, binasa niya, nakataas ang kilay, binasa niya. Ginanon niya, zoom in talaga, zoom in. Tapos, sabi niya, anong pangalan ng ano mo, ng asawa, ay anong pangalan mo, Tano, ganito. Sabi ko, opo, tinira na nga niya yung passport, diba? Andiyan po, oh.
Tapos meron siya nabasa doon na ano, na IT. IT kasi, sabi niya, ano to? IT, tapos easy. Sabi ko, sige, pinto naman lang. Sabi ko, ano, sabi niya, ano tong isa? Sabi ko, father po yan. Ano tong IT? Sabi ko, mother po yan. Tapos meron pa siyang hinanap noon. Ayaw pa niya talagang tanggapin yung ano yung pinasa ko sa kanya, which is unfinished. Unfinished kasi nga, ayaw niyang tanggapin pa, hindi niya naintindihan. Eh, ito, nag-ano na siya, nagre-reklamo na talaga siya. Ayaw niya sanang tanggapin yun. Pero tinanggap niya na nung makita niya si Lumi kasi nga, nagre-reklamo na si Lumi. Parang napagod na rin talaga sa biyahe. Tapos, akala ko tapos na, sus, may hinanap pa pala siya sa akin, which is yung e-travel pala. Hindi ko alam kung ano yung e-travel na yun. So, sabi niya, sabi ko, ano po yung e-travel? Ngamot na naman siya, nainis na naman siya sa akin. Sabi niya, yan oh, yan oh. Binasa ko yung e-travel. Eh, hindi ko po alam, hindi ako nag-fill up niyan kasi wala naman po sinabi. Tapos, sabi nung ano, sabi niya sa akin, hindi ba sinabi sa'yo nung ano, ng mga staff nga ng ano, nung sa airlines niya. Sabi ko, ay, hindi po sinabi sa akin. Pasensya na po kasi 6 years akong nawala dito. Kakabalik ko lang po. Wala akong ka-ID. Idea at all. Tapos tinanong niya sa akin na ano ba sinakyan mo? Sabi ko Qatar Airlines po. Ako daw nila yun na-inform yung mga travelers na mag-fill up nga nung e-travel na yun. So mag-fill up kayo sa lahat ng mga uwi ng Pilipinas. E-travel. Mag-register kayo dun sa e-travel na yun. Tapos nung mag-ano na ako, mag-fill up na ako, sabi niya sa akin, sige na, pinaalis niya na ako. Nakakaloka, pero ayaw niya talaga. Sabi niya, sige na, pumasok ka na. Kasi kawawa yung bata eh. Siya napahirap sa akin, di ba? Buti na lang, ay, buti na anak. Nakakaloka, ang daming hinahanap sa akin. So yung travel permit, hindi in-accept dito kasi yung hinanap is yung birth certificate. Hindi talaga yon. So kayo, maghandaan na lang talaga kayo sa mga magkakaiba ng apelido dyan. Isa din yun sa perks. Tapos nung nasa labas, nung nakalabas na kami, may isang officer doon. Parang tinanong nila, parang minimake sure nila na nagtanungan sila sa isa't isa. Sabi niya, isa, IT. Inarinig ko, sabi ko na lang, pwede niya po i-Google Translate yan. Kasi para lang ano, ma-prove ko, di ba? Ma-prove ko na yung sinasabi ko yung totoo na yun. Isa is father. Yung IT is mother. Tapos sabi niya, hindi kasi ma'am, kailangan lang kasi talaga namin i-make sure na anak niyo yung ano. Sabi ko, ay, oh naman po, naiintindihan ko naman po, ganun. Tapos naloka ako kasi ang tagal namin doon sa ano, sa immigration, sa tabi, yung ano pala, yung mga maleta pala namin, hindi pa pala nakuha, hindi pa nailalabas yung mga luggages namin, yung mga pasayero din, nag-antay doon. Nagulat ako, nagpalakpakan sila doon. Yung pala, ang tagal din pala na ano, na ibaba or nailabas yung mga luggages ng mga, ano, nung airlines na yun. Nakakaloka, sabi ko, what? Anong problema nga ako eh, kasi paano na lang yung luggages ko, tapos wala pa ako doon. Sakto din. Blessing in disguise din yun. Kasi ko yung pinag-antay ko doon sa, ano, sa immigration. Eh, yun din pala yung pinag-antay ng mga nakasama ko sa, ano, sa biyahe. Nag-antay sila dun sa, na makuha nila yung mga bagahe nila. Ay, grabe talaga yung experience din. So, ang bisa, share ko naman yung ating mga tips. So, traveling with an infant. Kamusta? Kung paano nga ba yung mag-easy yung buhay ni traveling with an infant. Kasi hindi naman siya ganun mahirap din kahit na hindi iyakin si Lumi. Ang hirap lang kasi hindi siya natutulog. Never natulog si Lumi. Ay, natulog naman siya, pero hindi talaga yung tulog na tulog. Yeah. Ay, grabe yung experience namin doon sa doon lang sa immigration na yun, dito sa Pilipinas lang. Nakakaloka. Which is, naiintindihan ko naman talaga. Pero, daming kuskus ko lumos. Di ba? Yeah! Say hi! You're so pretty.